Bakit mo ko ginoos dati? Yung kamo, ang lakas din. Naa-attract ka pa ba sa ibang babae? Ano yung mga ginagawa ko na parang cringe? Pero kung pinagsisisiyan mo, hindi po makasakot sa relationship na ito. Pwede mo rin. Beat! Pwede huwag kayo maingay! Hi guys! Welcome back to my YouTube. Beat! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, kasama ko si Adrian and we are going to do the questions I've never asked my boyfriend. Of course, galing tong concept na to kay Kathleen Bernardo. Actually, may 15 questions akong prepare. Dami naman. Oh. Dapat 21. Question number 1. Kuwing kailan ka pinaka-pogi? Like, parang tipong masabi mo, uy, guwapo ko today. Ano yun? Never naman ako naging pogi. Lagi nga sinasabi hindi siya pogi, pero pogi talaga siya. Sige, kailan ka pinaka-confident kung ayaw mo ng term na pinaka-pogi? Pagbago akong kupit. Okay. Naka-black ako. Yeah. Just black them quick. In short, confident siya ngayon. Pwede. What are the things that you are grateful for? So, magkaiyakan tayo dito, ah. First of all, yung mom ko, syempre, she's always there by my side. Aww. Next is my girlfriend. Bonk. So, yung ano, support system pag down ako. And third is my friends. So, yun top lang yun. People person siya, guys. What makes a day perfect for you? Probably pag ano, nakapag-breakfast ako and I woke up early. How? Slept early. Yung mga bagay na bihing. Yun, pag nakapag-visit din ako, here sa place na lang. Kasi pag maaga guys, siya nagigising. Talagang, maaga rin talaga magsistart yung day niya. Ang dami niya nang like today. Gagawin. Oh, today, sobrang aga 5:30, niya nagising. 5:30. Bakit ka nga nagising ng 5:30? Kwento mo sana lang. Kasi ano guys, naggalindol. Hala, tumatama ako. Pero kasi, yung pagkakwento niya, doon ako natatawa. Hindi ako natatawa kasi lumindol. Siyempre, solo ako sa room and stuff. Yung kamo, ang lakas net. Ang lakas talaga nung ano. Akala niya, minumultun siya. Akala ko, may katabi na ako. Tapos napatingin ako sa phone ko. Fourth question. When did you realize that you love me? Hindi ko pa yung natatanong. I mean, natanong ko na, pero hindi niya siguro sinagot ng maayos. Baka dito, di ko disagree. Siguro yung ano, yung time. The time was perfect. Huh? Ano? Ano? Perfect yung time na ano, ready na din ako to commit and ready na din ako for a relationship. And yun, pares kami single that time. Actually guys, para lang malaman nyo kasi, Adrian has never been in a relationship. Mm-hmm. So, sobrang big deal sa kanya na parang, ah, magko-commit na ba talaga ako? May ano siya, commitment issues. Mm-hmm. So yeah. Okay. Pero kailan yun? 2018 o 2019? 2019 naging tayo. 2018, September 1, nag-start tayo. Kailan mo na-feel na love mo? 2018. December? November? Maybe November, December. Fifth question. What are the things that I do for you that makes you feel kilig? In short, kailan ka kinikilig? Anong ginagawa ko na parang, ah, kinikilig, umikot yung pet mo? Siguro pag ano, nagkaka-time siya maki-join sa friends ko or sa friend group. Nasa isang friend group lang naman tayo. Like, nung ano, nung nasa Sorsogon, malayo. Siyempre, mahirap ka naman na. Like, payagan. Tapos, nagawa ng paraan. Maybe yun. Okay, invite mo na ako lagi para laging kikilig. Kakausapin ko na sila mga para payagan naman palagi. Para naman makiligin yun. Yun lang! Grabe naman yun! This one pa. When she helps me sa school stuff ko, sa school works. Ah, kinikilig ka dun? Oo. Kasi siyempre, sobrang busy niya guys sa ACADS. Tapos, she makes time and effort sa tulungan ako for school. She always makes time. What object, place, or memory reminds you of me? Tipong di tayo magkasama, tapos nakita mo. Or maalala mo to. So, and, ano? Legazpi Park. Kasi, dun yung lagi namin na chill spot. Like, paggabi. O, naglalahad. Naglalahad ko yung papatunaw kami. Or like, after a date. So, pag pupunta tayo ng Greenbelt, hindi na tayo magka-car. Maglalahad na lang kami. Yeah, dun, kakain kami sa Greenbelt din. Tapos, minsan din, nagjo-jog kami. Wow! Kailan ulit? Tipo, pupunta ka lang doon para mag-jog. Pupunta lang siya sa may samin para lang mag-jog. Sabay kami dati. Pero ngayon, bumubotsog namin. Babalik na tayo dyan. Bakit mo ko ginose dati?
Ghosting na nangyari. Hoy. Para lang medyo makarelate yung mga tao. Again, na-mention, oh, kinakaban ka na. Grade 7, naging MU kami. Then, MU, sa pa ba yun? Mutual understanding. So, oh, parang tayo, pero like no label. Wow! Ganon. Di kasi nagtatanong na oh, sobrang torpe, nakairita. Gusto. Hanggang ngayon ba? Torpe pa ako. Slight. Anyway, grade 8, nawala yung understanding namin. Pero kasi ako yung may kasalanan nung time. Pero kasi torpe din kasi siya. So di niya rin ako hinabol. Nung sinabi kong, di niya na ako hinabol. Parang nagbabay na lang din siya. So, technically, syempre, parang okay lang din sa kanya. Pero yung pala, sobrang na-hurt pala siya. Kinimkim niya lang. And then, late nung grade 8, nagsisi na ako. Tapos nagparamdam na ako, uy. Paano ba? Tapos ayaw niya na. Natapos yung grade 8, ayaw niya talaga sa akin. As in, no communication at all. Tapos, yung latter part ng grade 9, maganda yung school year. Malapit na mag-prom. Medyo nag-start ulit kami mag-reconnect through Viber. Doon lang tayo nag-uusap. Yeah, time na prom. Tapos gabi lang talaga kami nag-uusap. Tapos pag nasa school, hindi kami nagpapansinan. Parang tinitingin lang ulit, ganun-ganun. Pero siya, parang chill lang siya. Like, di ko ma-feel na may feelings siya or what. Siguro sa board lang siguro to. Nung summer na, ginost ako, guys. Kasi parang may nakita ako sa Twitter. May parang kasama siyang bye. Wala ako kasama nun. Tinatanong ko na siya, uy, ganyan. Hindi na nagparamdam. Scene lang, gano'n. So, bakit mo ako ginus? Nandun pa kasi yung pain. Nandun trauma. Yung trauma ng first breakup. Ay, ba't pa ako kinausap ulit? Nag-prom pa tayo together. Gusto niya lang ako guys ng prom partner. Kasi naalala ko na. Ano ba ka anong mangyari ulit? Masaktan ulit ako. Ay, ganun. Tapos babalik lang naman. 8th question. Naa-attract ka pa ba sa ibang babae? No. Okay, pag talaga, babalikan ko yung clip na to. 9th question. Kinikilig ka pa rin ba sa akin? Yes. Sana hindi dahil may camera, kaya napayes. Okay. Next question. Bakit di ka nagsiselo? Sa totoo lang, may pahe ka ba talaga sa akin? Kasi I feel secured. Alam ko naman na hindi mo gagawin yung stuff. I am at peace. Oh, wala sa'yo guys na Wala siyang red flag. Okay. Next question. What makes you feel embarrassed of me? Ano yung mga ginagawa ko na parang cringe? Nakakaya naman to. Parang kinakaya mo ako pag ginagawa ko yun. Wala akong maalala. Sige, ano yun? Yung sa TikTok. Worst mukha niya kasi yung uploads niya and stuff. So, sorry na, babe. Gusto ko lang naman guys magkata. Ayaw mo ba nung parang view aesthetic? Hindi kasi ako ganun. Sa totoo lang. I mean, kahit magpaka-trying hard ako, parang lagi lang ako magko-contemplate na, bakit wala yung mukha mo? Hindi. Parang may isip ko na hindi bagay sa akin. Kasi parang feel ko, hindi ko naman yun forte. Tsaka guys, sorry na kung naiirita kayo sa mukha ko. Pag nyo na lang yung TikTok ko, iba-block ko na siya. Oh no! Hater na talaga. Okay, next question. May pinagsisisihan ka ba sa relationship natin? Not necessarily na yung relationship pinagsisisihan. Pero kung pinagsisisihan mo, na pumasok ka sa relationship na to, pwede mo rin ako. Actually, hindi ko talaga alam yung questions yan. So, oh, wala na, siya. Wala. Mental block talaga ako. Go, kaya, take your time. Full charge naman, guys. Yung mga mga ginawa kong pagkakamali sa kanya, pinagsisisihan ko. Till now. Let's not elaborate on that, you know. Next question. When was the last time na nainis or nagalit ka sa akin? Kasi sa totoo lang guys, pag naiinis siya or nagagalit siya, parang ini-imagine niya siguro manghuhula ako. Hindi kasi niya talaga sinasabi, hindi niya talaga ine-express yung feelings niya, yung gusto niya na. Hindi naman nananalo. Hindi. Hindi naman. Kailan yung last Sunday. Nagkalat kasi ako guys sa car niya. Bagong car wash pa naman. What makes you disappointed in me? Probably pag
nag-rant siya about things na out of my control. Tapos nadadala siya sa emotions niya. Overthinker si Ate mag-rant. Yeah. Nag-disappoint? Wala na akong isip. Ikaw ba? Ano ba pwede mo? Okay. What makes you proud of me? I am proud of you whenever you excel sa studies and na focus ka pa din sa goal mo. Dun lang? Sa ACADS lang? Yung mga pagtitiktok, hindi ka ba? Then yung pag-YouTube, I'm proud, but I never share. Oo nga, hindi siya guys na-promote. So much for being a supportive boyfriend. Talong-talong ko siya ma-fans ko. Nakakaya niya kasi guys. Uy, gabi na lang. Hindi ko kaya nakakaya. Sa dyan, di lang talaga ako gumagamit. Actually guys, na ito ko siya yung nag-dislike. Mostly sa sa studies and career. Hello, last na to. Bakit mo naisipan na bumalik sa akin? I mean, hello, dami-dami babae dyan. Going back sa answer ko kanina, I feel secured na parang hindi ko mahanap or makikita sa other girls. Ang tanong, nahipag-usap ka na ba talaga ng medyo deep sa ibang girls para masabi mo yan? Ba't mo tinatanong? Ay, tanong lang? Kasi syempre parang baka napipilitan ka na lang. Oo naman. Basta secure ako, then... Basta secure, yun yung... Yun lang, hindi dahil sa... Ang ganda kasi nito. Hindi, yung ganda kasi given na yun. Baka na-pressure ka lang na, first love ko to, parang okay naman na bumalik dito kasi para masabi yung first love never dies. Ikaw lang yung nag-iisip na yun. Going back, overthinker. Yun yun, yung I feel secure. Okay, so bago pa masuba kayo sa kachizihan. Cheesy ba to? So that's it for this video. I hope you guys enjoyed it. And if you did, please give it a thumbs up. Comment in the comment section down below. Please do subscribe to my channel and ring the bell button to be notified whenever I upload a new video. Bye!